Ikaw ang pumatay kay Roxa. Pag kinarin kay Mang Pancho, bakit pati ang ama niya? Hindi ko kailangan magpaliwanag sa'yo. Inubos mo na rin ang pasensya ko. Kaya pagdating ng galyon bukas, ay aalis ka pabalik ng Maynilad. Wala siyang mapapala sa lugar na to. Kaya tama lang na magbalik si Esperanza sa Maynilad. Sa palagay ko, hindi mo na mapapabalik pa sa Maynilad si Esperanza. Tumaka siya! Huwag mo na akong pilitin mo na pag-usap at makipagkita sa kanya. Dahil hindi mo alam ang tunay na dahil. Mamatay na sana ang sumunod. Pag-uwan ay bagay na ito sa iyong itay. Sila ang may gagawa niyong nangyari sa ama ni Ellen. Sinakasan ako ng anak ko. Kaya ang ibig ko, utusan mong iyong mga soldado na halughugin ang buong inkomyenda. Hayaan niyo po ako magrekruta ng mga Indio upang makatulong po sa amin. Sila ang mamatay kay Mang Pancho. Huwag kayo magbintang ng ganyan kay Senyor Hernando at kay Senyor Mancho. Simeon, totoo. Hindi ako naniniwalang magagawa nila ito sa ama ni Elena. Natulad ko rin naglilingkod sa inyong ama. Totoo ang sinasabi ko. Mismo si Tio Hernando at papain namin sa akin ang totoo. Kaya't maniwala ka, Simeon. Sila ang pumaslang kay Mang Pancho. Nung nalaman ko ang nangyari at ang ginawa nila papa sa ama ni Elena, nagdesisyon ako na kausapin si papa kara-akara. Pero nagalit siya sa akin. At nagdesisyon siya na pabalikin ko ng hindi. Nanghihina pa rin ako sa inyo pinagtapat sa akin, Senyorita. Hindi ko akalain na magagawa nila ito sa ama ng isa nilang tagapagsilbi. Hindi ko alam ngayon kung anong aking sasabihin o isipin. Nakikiusap ako sa iyo, Simeon. Sana'y huwag kang magalit sa baba. Sana'y huwag mawala ang tiwala at respeto mo sa kanya. Dahil siya pa rin ang aking ama. Tulad mo rin ako, Senyorita. Hindi ko mapagkakalala ang Senyor. Siya ang nagpalaki sa akin. Ngunit, paano sina Elena? Simeon, may naisip akong paraan upang kahit papano ay mabawi ko naman ang lahat ng mga pagkakasala ng aking ama dito. Pero kailangan ko ang tulong mo. Anong tulong, Senyorita? Kung sino man ang makakita kay Senyorita Esperanza o kaya makaalam sa kanyang pinaroroonan, ay agad magnotifika sa amin. Kaya pinapalala ko sa inyong utos ng inkomyendero na kung sino man ang magtakas sa kanya, ay tiyak na maparusahan. Klaro? Maliwanag po, Senyor. Bueno, ituloy ang ginagawa niyo. Halika na, Cesario. Thank you.
Sana ho ay huwag niyo na masyadong dibdibin ang nangyari sa asawa niyo. Tiyak akong nasa langit na siya, kasama ang ating Panginoon. Anong gagawin ng asawa ko sa langit? Hindi siya kailangan doon ng Diyos. Kami ni Elena na nangailangan sa asawa ko. Nay, tama na ko. Sige na ako, pasok na ako kay sa loob. Susunod na rito ako. Maraming salamat, Diego, sa pakikiramay mo sa amin. Kaawa-awa ang inay mo, Elena. Hindi pa niya matanggap ang nangyari sa itay mo. Sino ba sa amin ang makakatanggap nun? Naintindihan ko. Magiging mahirap ang buhay niyo ngayong wala na si Amang Pancho. Iba rin ang may lalaki sa bahay, lalo na sa panahon ngayon. Kung halimbawa na may maitutulong ako sa inyo, huwag ka sana mahiyang lumapit sa akin. Maraming salamat, Diego. Sige na. Tiyak kong pagod ka na rin. Buwi ka na. Kung may kailangan ka, sabihin mo ako agad. Anong ginagawa mo dito? Anong kailangan mo? Senyorita! Elena! Elena! Mabuti't pumayag ka na sumama kay Simeon. Nung sinabi mo sa akin ni Simeon na kayo walang paalam na umalis sa inyong ama, nag-alala ho ako sa inyo, Senyorita. Bakit ako kayo lumisan ng inyong tahanan? Hindi na mahalaga kung anong isasagot ko. Dahil may mas importante akong sasabihin sa'yo. Ano pong dahilan, Senyorita? Elena, batid ko na malaking kawalan ng pagkawalan ng iyong ama. Kaya't nais kong tanggapin mo to. Katulong to sa'yo. Sa inyo. Pancho! Batid mo bang nawawalan tayo ng malaking kayamanan? Guess dicho? Nakatitiyak akong si Esperanza ang nagnakaw ng aking mga last mga realis na ipinatago mo sa akin! Senyorita, bakit niyo ho ako binibigyan ng ganito kalaking kayamanan? Dahil alam ko magagamit mo to. Magagamit niyo to para makapagsimula ulit, Elena. Salamat po, Senyorita. Ngunit kahit gano'ng kalaki ang kayamanan na yan, baliwala ko sa akin. Mas nanaisin ko pong mabigyan ng katarungan ng pagkamatay ng aking ama. Masakit lalo na't sa akin manggagaling to. Ngunit hindi na kita matutulungan. Hindi ko na matutupad ang pangako ko. Kaya ba tinutumbasan niyo na lamang yon ng kayamanang yan? Dahil kilala niyo kung sino ang pumaslang sa aking ama?
kilala nyo nga. Kilala nyo, ngunit hindi nyo siya maaaring parusahan. Tama ang kutob namin. Isa siya sa inyo. Isa siyang Kastila. Elena, kaya ba binibili ninyo ang katarungan na ninalais ko? Elena, patawarin mo. Hindi mo gusto mo. Tama na! Elena, huwag kang magalit kay Senyorita. Wala siyang kasalanan sa'yo. Batid kong alam mo kung sinong pumaslang sa aking ama, Simeon. Sabihin mo sa akin kung sinong pumaslang sa aking ama. Makilala mo man siya. Wala kang magagawa. Hindi mo siya kaya. Wala kang kakayang makamit ang katarungang hinihingi mo. Kung salat ka sa buhay. Elena, kunin mo to. Sa ngayon, mas kailangan mo to. Gamitin mo to para mapaunlad mo ang buhay. Ang buhay ng iyong ina. Kapag magawa mo yan, makakamit mo katarungang ninanais mo. Simeon, masama ba ako? Katulad ni Tio Hernando at Papa, dahil parte ako sa pagpaslang ng ama ni Elena. Hindi ka katulad nila. Thank you.
Javier, natagpuan na ba si Esperanza? Hindi pa po, Senyor. Hindi kaya wala na siya sa inkumbiyantang ito? No! Hindi niya ibig umalis dito. Nagtatago lang siya. Pinagtatago ang kayo lahat! Hindi niyo ba hinalugog ang bawat bahay ng mga Indio? Hindi na po, Senyora. Kasi sabi ng mga tao doon, wala daw doon ang senyorita. Mga stupido! Eh bakit naniniwala kayo sa sinasabi ng mga Indio? Kalugarin niyo bawat bahay. Ibalik niyo sa akin ang anak ko bago lumiwanag. Pronto! Tara! Simeon? Magayon, hindi ba't sinabi ko na sa'yo, tigilan muna ako! Simeon? Na malaya. Thank you.
Simeon? Simeon? Simeon, bakit? Anong nangyayari sa'yo? Sumang panaginip ko. Nanaginip ako na sinasaktan ako ng papa. Pag-ising ko. Wala ka na doon. Nandito ka lang pala. Ano bang napanaginipan mo, Simeon? Kinugulo nila isip ko. Bakit nila ginagawa ito? Bakit nila ginugulo ang mundo ko? Tama na, Simeon. Panaginip lang yun. Simeon, bakit? Masaya lang ako. Hindi ako makapaniwala na malapit na tayo maging mag-asawa. Kalugarin yung bawat bahay.
Nasaan ang Senyorita Esperanza namin? Sino ang ina niya? Nawala na, patay na. Binaril ni Senyor Hernando. Alam kaya ito ni Senyorita Esperanza? Bakit, Jack? Nais mo ipagtapat? Simula ngayong gabi, ina. Hindi ko na kinikilalang kaibigan ang anak ng Kastilang Pumaslang kay Itay. Hindi ko kailangan ng payo ninyong dalawa. Ako ang magpapasya kung anong dapat gawin ni Esperanza. Sa sandaling matagpuan siya. Kasalanan to ng inyong indio! Tinago niya ang Senyorita. Nasaan ngayon si Esperanza?